lahat ng diskarte ginawa natin na pinapagalitan na natin sila, pinakukulong na natin sila hanggang sa umabot pa tayo, naluluhod tayo sa kanila para lang magsabi sila ng totoo. Pero parang meron silang pinaghuhugutan sa kanilang pagmamapatigas na ilantad ang katotohanan. Nagsisinungaling yung mga resource persons po ninyo. Paano ba natin makumbinsi at paano tayo makakuha ng verified information mula sa kanila? Ay, magagaling rin yan sa kanila at yung dandahan namang lumalabas, dandahan po ibigay yung iba, yung sa start ay nagmamatigas, pero later on na-realize nila na exercise and futility yung kanilang pagsisinungaling. Dandahan na naglalabas ngayon ang katotohanan. So, konting patience lang sa investigator. Dapat tayo patient tayo sa pagkakandak ng investigation. Hindi yung makuha right away. Hindi mo makuha yan ng isang iglap. Dandahan lang. Kaya ito nga, magkakaroon pa tayo ng isang hearing. Diskarte ginawa natin na pinapagalitan na natin sila, pinakukulong na natin sila hanggang sa umabot pa tayo, naluluhod tayo sa kanila para lang magsabi sila ng totoo. Pero at least may effect rin yun sa kanila, no? Maramdaman nila na kung gaano ka totoo yung ating hangarin na makamit yung katotohanan para naman na sa kinabukasan, hindi lang ng ibang tao, kundi pati sila mismo, pamilya nila mismo, apektado dito sa problema sa droga, kung ayaw nila mag-cooperate at makamit ang katotohanan para magkakaroon tayo ng mga magagandang policy na gagawin para hindi na ito maulit. Meron ho ba tayong sapat na ebidensya o mga dokumento na magpapatunay na ilan sa mga sangkot nito ay yung mga matataas na PNP official senator? Meron. Meron tayong hawak doon. At isang pinahawakan. Yes. At isa nga sa mga natanong din ni Senator Christopher Bongo, dahil nga ilan nga na sa mga opisyal na ito ay nasasangkot dito sa illegal na droga, ay kung maaari bang gawin drug czar si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Ano naman po yung inyong masasabi po doon? Depende sa kanya, no? Kung gugustuhin niya. Depende rin sa administration. Depende sa Malacanang kung gusto nilang itap yung serbisyo ni Pangulong Duterte, it all depends sa kanila, no? Mag-uusap sila kung anong maganda. Pero kung akong masusunod, maganda talaga sana, kasi nawawalan ng takot itong mga pulis na ito na gumawa ng kalokohan, dahil nga wala sila kinatakutan na President Duterte.